Nang dahil sa talpakan, nakabili na ako ng motor. Dating may sasakyan. Dahil sa talpakan, meron na akong inuupahang bahay! Isa-isa lang yan ang mga dark sides na tinatawag natin na online sabong na dapat nating iwasan para hindi pa huli ang lahat. Kung gusto nyo malaman kung ano masamang epekto, tune in. Don't tune out. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Ching Kitana, ang inyong pambansang wealth coach. Thank you very much for really supporting this channel. Ito ang channel ng mga eponaryo at mga paunlad. Kaya mga friendship, kung kayo ay bumibisita for the very first time, I really encourage you to please subscribe on this channel. Supporta natin channel na ito. Okay, usapang ano tayo, talpakan po tayo. Bakit ba nawiwili ang mga tao sa isabong? Ano ba yung mga negative effects or dark side ng online sabong? And one of the biggest reason why we should stop this bad habit. Pero bago natin pag-usapan yan, eh syempre, babatiin muna natin agad ang ating mga friendship katulad ni Cristaline Garcia, Rosalinda Aguilar, at the same time, Erwin John Morales, talagang masugid nating mga tagapakinig at tagapagsunod. Okay, so marami po sa ating mga kababayan ngayon ang talagang, sa totoo lang ha, nagiging pandemic na rin ha, nalululun na po talaga dito. At konti pang tilaok ng manok, eh nagigising na po. Minsan may mga iba talaga, eh sobrang addict na po. Hindi na po ito bago sa atin at halos na maubos ang kanilang kabuhayan at nasisira na po ang kanilang trabaho, nag-aaway na buong pamilya dahil sa sugal na ito. But the question still remains, bakit patuloy pa rin na kinagigiliwan despite of the fact, alam naman po natin na masama epekto po nito. Number one, okay, bakit ba pumapasok ang tao sa isabong? Number one, because madali ang pera or quick winnings. Let's be honest, easy money. Hindi mo kailangan masyadong effort, basta may cellphone ka lang, may pantaya ka lang, kahit konti, 20 pesos, 50 pesos, doon naman nag-uumpisa, ang dali pong magtalpak. Kaso rin, madali rin maubos ang sweldo kasi you can talpak unlimited times in a day. Diba? Second reason, bakit marami pong nahumaling? Because the high expectation of winning. Parang iniisip mo, madodoble, matitriple mo yung pera mo, diba? Parang makakatulong ka rin sa pamilya mo. But in reality, mas malaki pa ang talo kaysa panalo. Agree? Alam nyo, imbis na ipambayad po sa upa, ay saan po? Napupunta. Napupunta po sa manok na pula. Ang perang dapat ihulog sa Palawan ay napupunta sa sabungan. Kaya nga, eh kung tatalpak tayo, siguraduhin muna, unahin muna natin ang babayarin. Pangatlo, yung tinatawag natin excitement, siguro iso yung pinaka main reason talaga. Yung parang, ang feeling ba, ang sarap ng feeling talaga eh pag nanalo ka. Diba? Yung parang, wow, biglang nagkaroon ka ng pera, 'di ba? So, ang nangyayari niya, ito yung problema. Ito yung problema. Kahit siyam na beses kang manalo na sa... Ito na diretso, pang sampu mo, tinudo mo, talo ka pa rin, nakuubos pa rin. Kaya nga, ano po yung mga dark side of online sabong? Number one, ang masamang epekto po niyan, mga friendship, is what? Lubos na pagkalulun at pagka-addict. Ay nako, dahil yun nga, karamihan po ng mga nagtatalpak po, nauubos na po yung oras to the point, nawawala na silang oras para sa trabaho, para sa pamilya. Ang ending, ano po nangyayari? Nasisira po ang pamilya at relasyon, lalo na sa asawa. Kasi ang iniisip nila, paano yung magtaya, diba? Diba nakakaano talaga, nakakaubos talaga ng sanity. Pangalawa po, pagkaubos din po ng pera at yari-arian. Ay nako, may mga iba ka, nagsasanla pa ng alahas, may kakilala ba kayong ganun? Nagbebenta ng mga lupa, di ba? Para makapagtaya pa lang. Eh guys, kung may mga kakilala kayong ganun, paki-comment lang po. Comment nyo lang sa comment section, ano po yung nagiging effect ng talpakan po sa inyong pamilya o sa inyong kakilala. Pangatlo, ito po, medyo sensitive po to, pero open book naman to. Nagkakaroon ng mahiwagaan na talagang pagkawala ng mga tao. Di ba? Bigla na lang nawawala yung mga nagpapa-release ng mga manok. Di ba? Hindi natin alam hanggang ngayon, eh nasaan po yung mga taong yun, di ba? Hanggang ngayon, nanahanap pa sila. Kawawa naman po yung mga pamilya, di ba? Lalo na kung mga magulang yung parang nawala. And then pang-apat, ito pa, nabalitaan nyo na ba na may isang talaga na-addict po sa talpakan at binenta ang sarili niyang anak? Grabe. Alam naman natin yung kwentong yun, eh. Binenta sa halagang 45,000 pesos. Kaya nga, that's the reason I want to encourage you, no? Kung bakit natin kailangan tigilan ito at kung ikaw ay pasimula lang, huwag mo nang subukan, huwag mo talagang subukan. Bakit natin imbis na itaya ang ating kinabukasan sa hindi kasiguraduhan, bakit hindi na lang natin itaya ang ating kinabukasan sa ika nga pagsisikap at pagtatrabaho at pagnenegosyo? Imagine mo to.
kung ikaw mag-umpisa ka ng negosyo, alam ko medyo mahirap sa umpisa. Pero pag ikaw ay naka-jackpot naman, natutunan mo at kumikita ka na, you are your own boss, independent ka na. Magkakaroon ka na ng unlimited income, magkakaroon ka na ng oras para sa pamilya mo. Tataas ang chance at kumpiyansa mo sa iyong sarili. Magkakaroon ka ng maraming pagkakataon, 'di ba? Na mabili mo ang gusto mo. Kaya nga mga friendship, kung talaga ang hilik mo talaga ay manok, oh, di kaya sige manok, eh ito na lang. Ang gawin mo, magbenta ka na lang ng patuka. 'Di ba? Magnegosyo ka, magbenta ka ng gamot ng manok, magbenta ka ng manok. 'Di ba? Maraming idea. Or let's say magluto ka ng manok, magbenta ka ng fried chicken. Imbis na italpak mo yung pera, gamitin mong bilang puhunan. 'Di ba? In this way, marami tayong paraan na lalo pa tayong ika nga umunlad sa buhay, at hindi lang yun, makakatulong pa tayo sa kapwa in the near future. Do you agree? Kaya nga kung ikaw, pagpipiliin kita ngayon, magsugal o magnegosyo? I-comment nyo sa comment section. Magsugal o magnegosyo? I-comment nyo. Habang tumatagal, lalong lumilinaw po ang masamang epekto na nagdulot ng online sabong. Kaya mas maganda, huwag na natin umpisahan, at kung kayo po ay nag-uumpisa na, eh, pilitin po nating tumigil. At kung hindi nyo kayang tumigil, humingi na kayo ng tulong upang hindi masira ang pamilya at buhay pinansyal. Ngayon, kung kayo ay nag-decide na ng kilang comment kayo gusto nyo magnegosyo, pero ang tanong, alam nyo ba paano ko magnegosyo? Yun nga ang problema. So don't worry kung hindi nyo alam magnegosyo, may maganda akong balita. Because we have created already an online course called Juan Negosyante, How to Start Your Business from Scratch. Tutulungan po namin kayo kung paano mag-umpisa ng negosyo, ano yung konsepto, paano mag-brand, paano mag-market, ano dapat iwasan para hindi malugi yung iyong negosyo. If you are interested, tapos na po. You can watch this 24/7 online even if you're from team abroad. The next question, may investment ba dito? Yes, there's a minimal investment. Magkano lang investment for you to learn on this online course? $799. Yes, you heard it right. We want to make it affordable for everyone. Para sa mga taong talagang gustong matutong mag-business pero hindi nyo alam, all you need to do is just click on the link below or on top, or just type the word called NEGO, N-E-G-O, inside the comment section. After this broadcast, isesend ko po sa inyo ang link. Maraming salamat po, at sana naman po na enlightened po kayo sa ating short session na ito. Ano po yung mga masamang nadudulot at ang pwede nating gawin para tayo ay makabangon. So if you like this video, give me a like and don't forget to share and subscribe. This is Chinky Tan saying, to every problem, there's always a solution. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Always think positive. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much, and I'll see you on our next video. Diba, sa totoo lang, let's be honest. You can talpak unlimited times in a day. Kung nag-agree kayo, mag-agree kayo. Alam nyo, impossible. Because of excitement. Ito siguro ang pinaka ano.